matagal na panahon itinago ni Lasso yung pagkataon niya. Bakit ngayon niya lang sinabi? Naiintindihan ko. Alam ko kung bakit niya nilihim yon. Ha? Sabihin niyo nga, kung nalaman yung babae siya noong naghahanap kayo ng player, tatanggapin niyo pa ba si Lasso para maging member ng team natin? Kahit babae ako, nakapasok ako sa team kasi apo niyo ako. Pero siya, nagawa pa niyang magpanggap bilang lalaki at iniwan niyang Smokey Queens basta makapaglaro lang ng basketball. Nasabi nga nun minsan ni Lazuli na para sa kanya, pareho lang ang paglalaro ng basketball at ang mabuhay. At ang taong yun, yun daw ang matagal niya ng gustong makalaban. Apilo, alam mo ba na noon pa kita gustong makalaban? Kung pwede lang sana, hindi sa minor league, kundi sa major league. Talagang magaling na player si Apple. Oo nga, tama ka. Bukod sa siyang nangungunang player ng Swallow League, siya rin nakamasasabing totoong player ng team nila. Nakapaglaro na rin siya sa Intergalactic Major League. Bakit bigla siya tumigil? Naghahamon siya. Pwede ba magpapatawanin ko? Naku, si Lazuli! Tandaan niyo to! Isa akong babae! Totoong babae! Magaling! Sige lang! Ituloy mo lang yan, Apilo! Teka, foul yun, di ba? Kahit na saan mo tingnan, may foul doon. Dayo lang tayo sa laban ito. Kaya sigurado hindi patas ang referee. Umuwi na lang kayo sa inyo, ha? Huh? Babae ka pala talaga. Alam mo bang hindi bagay maglaro ng isang babae sa Intergalactic Major League? Bakit ganun si Apilu? Nalilito na ako. Ano ba talaga siya? Isa ba siyang lalaki o babae? Isa siyang babae. Ang ibig sabihin, kahit na babae siya, nakapaglaro siya sa Intergalactic Major League? Oo, tama. Siya ang unang babae sa Intergalactic League. Kaya lang 10 araw lang ang nakalagay sa kontrata niya para maglaro. Huh? Ano? 10 araw lang? Hindi pwede ang babae sa court. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko naman iniisip na isa akong babae. Pero kakaiba talaga ang ligang yun. Isa akong pain, kinuha lang nila ako para makahakot ng maraming manonood. Nung panahong yun, sa unang pagkakataon, nakita ng liga na humina ang popularidad nila. Kaya ginawang 10 araw lang ang kontrata ko. Nagsimula na siya magkwento. Hoy, Apilu! Kuin mo na trabaho mo! Sa bagay, maganda na rin yon. Kahit pang-attract lang ako, basta makapasok sa liga. Kailangan ko lang ipakita ang husay ko para bigyan ako ng mas matagal na kontrata. Pero, ano nangyari? Hindi mo na ipakita kahit kalahati ng kaya mo. Sa kakayahan mong yan, hindi imposibleng mangyari ang gusto mo. Bakit? Masyado maiksi ang 10 araw? Hindi naman sa ganon. Natalo na ako agad bago pa man nagsimula ang laban. Sa totoo lang, sa Intergalactic Major League, hindi lang mataas ang level sa basketball. Ha? Huh? Mataas din pati ang level ng mga lalaki ron! Ano? Ng mga lalaki? Oo. Sabi ko, hindi ako magpapatalo sa lalaki. Desidido na ako. Nag-training din ako kasama ng Blues minsan. Kaya lang. Kahit saan ako tumingin nun, wala akong masabi. Talagang type ko silang lahat. Ayoko na! Hindi ko na kaya! Yun lang ang dahilan. Unang linggo ko pa lang dun, bumigay na ako agad. Hindi ako nakapagpigil. Kinorner ko yung isang baguhan na player sa locker room. Yung baguhan na yon, isa na siya ngayon superstar sa Intergalactic Major League. Ganun ang mga makikita mo sa Intergalactic Major League. Nakakainis! Siya pa naman ang sinatarget ko! Si Lazuli! Yan! Sige ka, Apilu! 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 Apilu!
Nakita niyo ba yun? Tandaan niyo, yan ang totoong lakas ng team ng Swallows! Abilo! Nagsisimula na umandar ang makina ni Ate. Ginaganahan na siya. Tama nga ako. Napakahusay nga niya. Mr. Yoshimune. Nakakainis. Nakikita mo ba yun? Kaya pino lang. Hirap na sila lahat. Ayos! Nice shot! Apilu! Si Apilu, madalas niloloko niya lang ang paglalaro niya. Pero pag nakikita kong inuubos niya ang oras dahil lamang sa isang score, naiisip kong parang isa siyang diablo. Ang kakayahan niya, talaga. Level para sa intergalactic medyo. Ito na ang level ng Intergalactic Major League. Nakakaasar! Si Apilu, magaling nga siya. Masama na ito. Lahat sila mukhang natatabunan na ng paglalaro ni Apilu. Tingnan nyo, pagod na sila, Azuli. Mukhang hindi niya nakakayanin. Lolo! Mr. Yoshimune, pag nagpatuloy ito, mahihirapan na tayo makahabol. Oh, alam ko rin yun, Liz. Kapag wala tayong ginawa, yun nga mangyayari. Kunti na lang. Kailangan mabago ang takbo ng laro. Kailangan baguhin namin ang laro habang meron pang oras. Sa ganitong sitwasyon, ang batang yun. Si Hideyoshi ang kailangan dito. Oh? Ang Hideyoshi niya, kung kailan naman kritikal ang sitwasyon, saka siya wala. Uy, may papasok pa. Teka, bakit? Ano ba yun? Sino yun? Di ba siya yun? Oo, tama. Siya na nga yun. Siya nga yun? Siya yung nagsalita nung kung ano-ano sa TV. Oo, hinahamon niya yung mga champion sa Intergalactic League. Tama, siya nga yun. Sabi niya, wala raw siyang pakialam sa Swallows o kahit na anong team. Siya na yun, hindi ba? Oo, siya nga. Kumanda siya ngayon sa atin. Nakakaasar, ganyan pa naman ang tamang pagsalubong sa akin. Ganito pala ka walang galang ang audience sa minor league. Oo! Sikat ka na talaga. Yan ang pagdadaanan mo bago ka maging superstar, Diyoshi. Lahat ng mga manonood dito ngayon, lahat sila nakatingin sa'yo. Pagkakataon mo na ipakita sa kanilang lahat ang galing mo. Walang sino man dito ang hindi pa nakakakilala sa'yo. Hindi naman pala siya nakikinig. Si Hideyoshi! Mr. Yoshimune. Substitution! Ilalabas na namin sila sulit. Papasok na si Hideyoshi! Hoy! Lazuli, ako nang bahala rito! Tama siya na ngayon. Kung ganun, ipapasok pa pala siya para maglaro. Ayos yan, Tono! Sige lang, galingan mo, Tono! Ang una-ano na yun talaga! Salamat sa'yo! Pigilan mo, batang yan, Apilu! Sandali, sino ba ang batang yon? Ayun na! Ba't nakatunga nga ka, Apilu? Palagi ko iniisip na isa lang siyang bata. Bata pa nga si Hideyoshi, pero... Sa mga oras na to. Sa lugar na to,
Isasang kahanga-hanga bata para kumatawan sa mundo. Nakikita ko mukhang bata ka pa nga talaga. Sa tingin ko mukhang ayos lang. Napahirapan ka. Hindi ka ubra sa akin. Pabira talaga yung si Apilo. Lumabas na naman yata ay masamang ugali niya. Oo, oh, pag pinag-interesan siya ni Apilo, siguradong hindi siya tatagal. Hmm? Oh, Kiba, bakit? Ano ba problema? Naku po, naku. Anong gagawin natin ngayon? Nagaw pa niya! Kasar! Nagwa-one-on-one na ngayon si Apollo at si Hideyoshi. Para tuloy sila nag-debate na dalawa. Gaya nang inaasahan, mataas ang level ng paglalaro ni Apollo. Pero siyempre, hindi magpapatalo si Hideyoshi. Kahit pata silang dalawang maglaro, siguradong meron pa rin natututunan si Hideyoshi. Ang bilis! Akin ito! Desperado na si Apollo. Hideyoshi. Pagod na si Apollo. Ano, Apollo? Ayos ka lang ba? Kung ganun, magaling pala talaga akong nanong yan. Aminin mo na magaling ako! Bata, alam mo kasi, sa totoo lang, hindi ka pa rin maaari ikumpara kay Gyuma. Ano sabi mo? Ha? Ha? Yan, gigimi ato, ano? Sabihin mo nga sa akin, Apollo, kahit pa sa gagawin ko to, hindi pa rin ba ako pwede ikumpara kay Gyuma, ha? Yes. Wala ka pa rin sinabi. Nakakasar! Ano yun? Nakita niyo ginawa niya? Bakit ganun? Anong ginawa niya? Paano nagawa ng batang yun na tumalo na kasintas ng talon ni Apollo? Tungkol sa ginawa niya, minsan na rin nabanggit sa akin ni Eddie at sa kanila niya ang tungkol doon. Yung tungkol sa paglalaro ni Hideyoshi sa kalsada? Hmm. Oo. Ayon sa sabi-sabi, tumalong daw siya na sintas ang binabantayan nyo. Posible na kaya nangyari? Naisip ko, baka totoo nga nagawa niyang bagay na yun. Hideyoshi, tama nga iniisip ko. May nagbago sa'yo pero tinatago mo lang. Isang malaking pagbabago, hindi ba sa may papaliwanag? At saka, yung kakayahan mong tumalim na mataas, nagpapatunay lang na iba ka nga. Ano? Ibang klase talaga siya! Hideyoshi! Hindi! Si Hideyoshi!
Apilo. Ano ba nangyayari sa'yo? Juan! Huwag, Apilo! Itigil mo yan! Hindi! Iba niya ba yan? No! Nakakasar! Bakit ba hindi, Yoshi? Teka, ayos ka lang ba? Hindi, Yoshi! Hindi, Yoshi! Ano ba nangyari doon sa kasama? Nakakabugta ka naman. Hindi naman malakas yung pagtama niyo. Teka, huwag mo sabihin. Sumasakit na naman ang ulo mo? Ha? Hindi, Yoshi. Hideyoshi! Tama ang hinala ko. Sigurado ko. Kumusta na, Hideyoshi? Teka, ano nangyari doon sa laro? Nanalo pala tayo. Ayos, mabuti na lang! Kumusta? Ano na pakiramdam mo, Hideyoshi? Ano nangyari? Tumama kasi sa ring yung ulo mo kanina. Magaling na, wala na yung sakit. Sige, mabuti naman. Ano ba talaga nangyayari dyan ngayon sa ulo mo? Wala ka bang nararamdaman ngayon na kahit na anong sakit? Ayos lang ako! Paano ba yan? Hinihintay ka na ngayon ng media sa labas. Ha? Inaasahan nila magpapa-interview ka sa kanila. Pambihira! Wala pala akong ligtas! Okay, sige! Huwag na kayong magdadalo! Pagbibigyan ko naman kayong lahat eh. Kagaya nga pala na sinabi ko, wala na kaming pakialam ngayon sa minor league. Sa simula pa lang, wala nang panama sa amin na Swallows team. Siguro naman, alam niyo lahat na napakarami ang ayaw sa amin. Minamadid kasi nila ang Earth Team. Bakit? Ano ba meron si Gyuma? Ano ba meron sa Intergalactic Major League ngayon?